nasubaybayan ko po kayo, nakasama ko kayo mula pa lang nung chief of staff kayo ng ating mahal na Senator Sunny Angara. Ang aking slogan lang eh, basta taga-Aurora, tutulungan ko yan. That's my responsibility. Bad vibes. Hindi ko pinapansin yan. I turn it to good energy. Magandang araw po sa lahat at welcome po sa programang Sa Likod ng Mga Lingkod. Kasama ninyo po ako, Mayor Sherwin Halili Taal. At para sa ikalawang edisyon nito, ay ating mapapakinggan at makakasama ang tampok na istorya ng tunay na buhay ng isa sa mga haligi ng lalawigan ng Aurora, ang ating iginagalang Congressman Romel Rico T. Angara. Siya na naging instrumento ng makabuluhang paglilingkod para sa pamilya patungo sa isang pangarap. Sama-sama nating kilalanin ang isang lingkod bayan na nangarap, naniwala at patuloy na kumikilos para sa ikauunlad ng lalawigan ng Aurora maging ng bayan ng Dingalan. Siya rin ang maituturing na huwaran. Pakinggan natin ang kwento Sa Likod ng Mga Lingkod, ang kwento ni Congressman Romel Rico T. Angara. Magandang umaga po sa inyo, Congressman, at isa pong karangalan na kayo po ay makadaupang palad po natin sa programang Sa Likod ng Mga Lingkod. Maraming salamat, Mayor Sherwin, at magandang umaga po sa ating lahat ng tagapanood. It's a pleasure to be here, Mayor. Salamat, Kuya Romel. Ayan, medyo Sa Likod ng Mga Lingkod, mas kilala ka na namin sa iyong pagsaserbisyo. At nasubaybayan ko po kayo, nakasama ko kayo mula pa lang nung chief of staff kayo ng ating mahal na Senator Sunny Angara at naging vice governor at ngayon nga po ay congressman po. Ano po. Paano po lumaki ang isang Romel T. Angara sa angkana kung saan nirerespeto po ng lahat kapag ang pinag-uusapan ay Angara, buong bansa po ay kumikilala. Hanggang sa ngayon ay kapag naalala ninyo ang inyo pong kabataan, paano po lumaki ang isang Romel T. Angara? Magandang tanong yan, Mayor. Ano? First and foremost, nung mayor kasi yung tatay ko during the 1978 to 1988. Naalala ko, nag-aaral ako sa Maynila. But every summer o tuwing ako may bakasyon, talagang umuwi ako sa aking sinilangan na bayan ng Baler. And sabi ko nga, lagi ko sinasabi, ako ay laking Sabang. Na-enjoy ko yung aking kabataan. Nandun ako sa beach, namuhuli ng isda, namumukot, namamanti. So ako, paikot-ikot lang ako doon sa aking barangay. In terms of pressure, during that time, nung bata ako, it didn't sink in eh. Ibig sabihin parang, during that time, wala pa sa akin yun. I was a normal kid na gusto lang lumabas, maglaro ng basketball, kasama mga kaibigan. So until now, siguro yun yung pinakamasaya sa akin because until now, yung mga kaibigan ko nung bata ako ay kasama ko pa rin hanggang ngayon. Oo, naalala ko yung kwento, isa sa mga kwento ng aking kabiyak na si Aurora, taga-Sabang po siya. Yes. Ano po, nung siya ay SK noon, laging kayo po yung pinaka-star ng paliga ng basketball sa Sabang. Kaya sabi niya, nakikita na po niya kayo noon pa man na very active kayo sa sports and at the same time sa mga kaibigan po ninyo doon sa Sabang. Tama yun, Mayor. Oo. Marami po nagtatanong, Kuya Romel, ano? Alam niyo mga kababayan na sana ako Kuya Romel ang tawag kay Congressman ever since ano po, kahit na Vice Governor pa siya at ngayon Congressman. Maaari po ba kayo magkwento na hindi malilimutang alaala ninyo nung kabataan ninyo magpahanggang ngayon ay kapag naalala ninyo, napapangiti na lang po kayo. Ayan. Yes. Actually, tama-tama. Yung binanggit ng yung kabiyak na si Au, ang hindi ko malilimutan ng aking childhood sa Baler mismo is nung bata ako nun, kahit tanghaling tapat, kasi mahilig talaga ako mag-basketball eh. So, kahit tanghaling tapat, nagagalit na yung tatay ko during that time at nanay ko kasi from morning, alas 8 ng umaga hanggang alas 5, naglalaro ako sa lahat ng lansangan, lahat ng courts, sa buong bayan ng Baler yun. And yun yung isa sa mga pinakamasaya kong mga panahon nun. And eventually, when you look at it now, ang nagbunga nun, Mayor, is ang ginagawa ko ngayon, kasi yun ang aking hilig noon, at nakita ko yung mga kaibigan ko, yun ang gustong gusto. So right now, ang ginagawa ko, nung time na yon, nung 1990s, ay mataas ang araw, naglalaro kami.
What I did now, nung ako'y naging congressman, is yung 68 na covert courts, pinagawa natin sa buong lalawigan ng Aurora. Kasi nga, naalala ko nung kabataan ko at yung mga kasamahan ko, mga kababata ko, na gustong gusto namin maglaro ng basketball noon. So ngayon, sa panahon ngayon, meron naman tayong mga fundings at nagkataon na tayo ay congressista. Together with the mayors, halos lahat ang aking pangarap niyan, to be honest with you, is lahat ng barangays and even schools magkaroon ng covered court para yung kabataan kong tuwang-tuwa ako, maranasan din ng ating mga kabataan. Oo, kasi nung araw, di po ba mga kababayan, ano, Kuya Romel, okay na tayo sa kalye, okay na tayo doon sa gitna ng arawan, ano, tama, na naglalaro. Ano, at isang malaking inspirasyon para po sa ating mahal na kinatawan sa Kongreso, yung kanyang karanasan noong kabataan. Kuya Romel, ano po yung mga hobbies ninyo, except for the, syempre, playing basketball, o mga pinagkakaabalahan nung kayo ay isang kabataan pa lamang at hanggang ngayon dala-dala po ninyo yan? Ang ating pinagkakaabalahan, well, one is basketball. Two, nung wala pa po ako sa politika, I consider myself a very private and tahimik na tao. But sabi ko nga, ang isang sa pinaka na adhikain ko noon was to be just a businessman, to be honest with you. I never really intended to be a politician. But then again, siguro sa dala na rin ng panahon, hindi ko na rin uncontrollable na, dyan na tayo napunta. So, ako sabi ko, total nandito na ako. I will just do my best, gagawin ko ang aking lahat na magagawa. Para kahit pa paano, mapagsilbihan man lang yung ating mga kababayan. Alam mo kasi Sherwin, pag yung nandiyan ka na, sabi ko nga, araw-araw may schedule tayo, even Sunday. But then again, pag, at the end of the day, pag nakita mo yung ating mga kababayan, nakangiti sila. So, medyo malakas ka pala, alo, diba? Oh, totoo, so, yun ang ating isang objectives para sa atin. Opo. Sabi niyo po, you want to be a businessman lang noon, ano? And ano po yung, kung hindi po kayo ngayon nasa line of politics, bukod sa businessman, ano po yung career na gusto ninyo nung araw? Nung bata ako, I was growing up. Honestly, I wanted to move sa America. It was 2001, nung ako ay magbalak mag-America. But something happened, the 9/11. So, I saw it as a sign. O, nakita ko na, oops, parang hindi ata. Lahat nung kababata ko nun, from Manila, ay naglipara na papuntang San Francisco. And I wanted to be there also. Unfortunately, the 9/11 happened. And after that 9/11 incident, during September, I went back to Baler. Then, yun na nga, everything fell into place. I started with the Senator Sunny, congressman pa siya nun. At siguro, from there on, until this point in time, ayun, pag-iservisyo na lang ginagawa po natin. Oo, alam niyo mga kababayan, nung COS pa lang si Kuya Romel, ako po ay SK Provincial Federation, yes, President. Lahat ng requests, wala po na hindi sa kanya na itinutulong niya sa pamamagitan din po ni Congressman Sunny Angara din. Yes, ano po, that's correct. Na Senator po natin. Thank you po, Kuya Romel. Kuya Romel, ano yung nag-decide po sa inyo na this is it? Gusto ko nang pumasok sa politika. Ano po yung nag-tulak sa inyo? Yes. Well, like any other, lahat ng kabataan, ang idolo mo yung tatay mo, di ba? So, nung bata ako, nakita ko yung father ko na siya'y punong bayan. Tumutulong siya sa aming mga kababayan. It is only normal pag ikaw ay anak na gusto mong sundan ang yapak ng iyong ama. So, then and there, biruan lang. Siguro, sabi ko, someday I will be a public servant. But nung nakita ko na nga, yun, nung chief of staff na ako ni Senator Sunny, congressman noon, then I realized, sabi ko, kahit anong alis ko dito sa paninilbihan sa taong bayan, feeling ko parang it drew me closer. Kumbaga, palapit ng palapit. So when the opportunity came, tinanong ako na baka gusto kong kumandidato. First, I was hesitant, pero then again, nung kinausap ko na yung aking pamilya, nung nag-decide na ako, right after Sen Sunny was going up as senator, then I decided, now I think it's time. And sabi ko naman lagi, when it's for you, it's for you. If it's not, it's not. So hanggang nandito po tayo at tayo po ay minamahal lang ating mga kababayan, I will continue to serve. Malaking impluensya po ang inyong ama, no? Na naging punong bayan din ng Baner. Yes. Ano po yung katangian po? Ano, ni Mayor Tocne ang tawag po namin, yes, sa tatay ni Kuya Romel, na sa tingin po ninyo yung hinangaan po ninyo sa kanya bilang isang punong bayan at ngayon kayo bilang isang leader po ng ating lalawigan. Well, one, first and foremost, siya yung ating mayor na hindi siya kumuha ng sweldo.
during that time, pwede pa kasi yun eh. He never got his salary. And ang hindi ko makakalimutan na katangian na tinuro niya sa akin noon is, huwag kang mapapakasira sa iyong salita. Once nasira ka sa salita mo, nobody will believe you. So, yun yung pinaka tumanim sa aking isipan na sa paninilibihan, kinakailangan, pag nagsalita ka sa taong bayan, pag nagsalita ka sa iyong mga constituents, you have to be true and honest. At hindi ka papakasira doon. Yung word of honor. Ano, exactly. Oh, napakahalaga po. Siyempre, Kuya Romel, ano, from COS to Vice Governor to Congressman, although alam ko naman kahit papaano may yung istorya ng love life mo, pero sa busy po ninyo, COS and Vice Governor din, paano po ninyo nakilala ang inyong kabiyak? Well, it's kind of funny when you think of it, pag inisip mo. Nagkakilala kami ng aking kabiyak. May tita, yung tita ko is Tita Edna. During the time, I was the chief of staff and I was in the governor's office kay Governor Bella. And she was a fresh graduate as an engineer student. She went to the Capitol. I was there. Governor Bella was not there. Timingly naman, nung she was applying for the position of engineers. And sakto naman, siguro by fate or whatever, I was the one there. And nung nakita ko siya, and gusto ko rin isipin nung nakita niya ako, it started from there. Yeah, that's basically it. And 4 or 5 months after, we got married and we have 3 kids now and yes, still happily married. Oh, grabe. isa pong inhinyera, ano, ang kabiyak po ni Congressman Romel. Yan. So, Kuya Romel, kamusta po kayo bilang isang tatay? Disciplinarian ba kayo? O cool lang at yung maluwag lang kayo pagdating sa inyong mga anak? Kasi kami, sabi ko nga, medyo yung mga anak ko medyo maliliit pa. But I try to be a disciplinarian. But pag yung matagal ko na sila hindi nakikita, like for example, minsan may isang buwan, syempre pagdating mo sa bahay, you try to be cool na, oh, kamusta? Medyo pag kaya mo, ibigay yung kanilang mga gusto. Kakain kayo ng gusto nila. Siguro balanced din at the same time. Siyempre, at the end of the day, yung mga anak natin, just like me, sa nanay mo, lagi kang free will eh. Sa tatay mo, medyo takot ka. But I try to balance it para sa gayong hindi naman lalaki yung mga anak ko na takot sila sa akin. At the same time, kung gusto mo makipaglaro sa mga anak mo, you have to be, babalik ka sa kabataan mo. So, para ma-enjoy mo sila. At the end of the day, sabi ko, yung pinagtatrabahuan natin ito is at the end of the day is for family. Yun ang pinaka-importante. So, tama po yun. Pero may sa busy po ninyo, lalo yung congressman, paano nyo inahati yung time ninyo sa family and public service? Actually, to be honest with you, I cannot anymore. Ako nagpapasalamat ako sa technology because halimbawa, in a busy day, mag-FaceTime na lang kami o kaya mag-Zoom kami. Kasi that's the only time. Misa nga, sinasabi ng mga anak ko because they're still small, hindi pa nila naintindihan yung aking scope ng aking trabaho. Tinatanong nila lagi kung bakit wala ako lagi sa bahay. Siguro sinasabi ko na lang sa kanila na nak na I need to do this for the people and tignan mo na lang yung Facebook page ko para malaman mo kung ano yung tinutulong natin. But at the end of the day, I try to balance each and every day. Ang siguro rule of thumb ko lang, ang pinaka hindi ko po pwedeng ma-miss sa kanila is yung pag-birthday nila. I make sure that doon sa kanilang special na araw na nandun ako. Just to be is a fatherly figure. Totoo po yun. Napakahirap talagang balance. Ngayon nga, maliit pa lang din yung baby ko pero sobrang nakaka-guilty din pag hindi mo sila nabibigyan ng time. Ano po. So, when Senator Edgardo Angara Seja died, ano po, siyempre alam kong napakalapit po ninyo sa inyong uncle. Ano po yung memories niya sa inyo na kung saan nagbigay sa inyo ng inspirasyon in public service? Magandang tanong yan, Sherwin. Actually, si Senator Ed was like a father to me. 2001, I was with him. And this is not exaggeration. No? Kung may nakita kong pinakamasipag na tao na kilala ko, si Senator Ed Angara na yun. I worked for him as an executive assistant. Matutulog ako mga 1 o'clock ng umaga dahil sa tapos ng trabaho sa kanya. And I would wake up around 4:30 a.m. Magtatrabaho na siya. So every day yun, constantly. There were no Sundays. Minsan nga may oras na time na sinasabi ko, ano ba naman to? Grabe naman to. That was my perception. And at first, I was exhausted. Talagang pagod na pagod ako. But then again, when you look back, yun yung karakteristik ni Seja na napakalaking natutunan ko. Na good point,
na nakita ko na pwede kong gayahin sapagkat pag ikaw yung nagtrabaho ng para sa iyong kapakanan ng iyong mamamayan, it will bear fruits. So, isa siguro yung pinakaalaalang hindi ko malilimutan, and I really don't think I would see any other person na masasabi kong mas masipag pa kay Seja. So ako, sinusubukan ko lang gayahin yung kasipagan niya. So, to bear fruits for my beloved province of Aurora. Oh, pero Congressman, very promising po yung sa new generation ng Angara. Pansin na pansin na ikaw po ay napaka sobrang yung ang bilis maugnay ng tao, ang bilis makausap ng tao, at laging andyan na sumasagot at nagre-respond dun sa mga pangangailangan ng tao. Oh. Kasi Mayor, sabi mo nga kanina, it was a pressure that ang connotation nun sa Angara, pag yung Angara sinabing parang hindi mo malapitan. Eh ako sinabi ko sa'yo, ako laking sabang ako eh. Kalakalubilo ko lahat yan, kalaro ko lahat yan. So, nung growing up, nung nakita ko yung servisyo ng tatay ko, ni Governor Bella, ni Seja, ni Senator Sunny, lahat ng magagandang punto, nakuha ko. At that same time, ako kasi talaga ako, lumaki talaga ako sa Aurora Province. So ako, kahit taon ako mag-stay dyan, I go around, ikutin yung 151 barangays, it's like any other normal day to me. So I made the point, kahit pagod ka na, pupunta sa bahay mo. Nowadays, messenger, te-text sa'yo, kung kaya kong replyan lahat, I will do. Para at least, syempre, hindi naman nalapit sa'yo ang kababayan mo pag hindi importante. Exactly. At yun po yung experience natin, Gay Kong. Whether hindi natin siya kasama sa partido noon, na lalo tigit ngayon, kasama po natin, magre-reply at magre-reply. Hindi po pwedeng hindi siya mag-reply. Sabi ko nga, nakaka-believe. Ano po. Bilang isang public servant naman po, hindi po nawawala ng kritiko at maraming mga mata na nakasubaybay po, ano, at nagbibigay ng kritisismo sa atin. Ano po. So, Kong, ano po yung pinakamasakit na naranasan ninyong kritisismo at paano po ninyo ito hinarap? That's a very good question, Sherwin. Alam mo, lahat tayong elected officials, regardless of what position you are, talagang hindi mo mawala na may kritiko ka. Because one, you had an opponent on the last elections. Secondly, may gusto lumaban sa'yo in the coming elections. And ang pinaka-naalala ko dyan, and I was challenged talaga. When I became congressman, somebody messaged me sa messenger. But it's a fake account, obviously. Sabi niya doon, nanalo ka na, pero sigurado namang wala kang magagawa. That was first week of July. 1 week pa lang akong congressman. Ako kasi, Sherwin, I don't really take the negativity. Ang ginagawa ko sa criticism, akala nila it will make me weaker. Ang ginagawa ko doon, it serves to me as a challenge. So on that day, on that first week, sabi niya, that message I got, sabi niya, sigurado ko, wala kang naman magagawa. So from there, from day one, I started doing everything. And for the past 2 years, ako ay nag-iikot sa buong lalawigan. And to be honest with you, I really don't think na may nakagawa na po ever nun. I've been to the 151 barangays, all the sitios, and hindi lang ako basta pumunta. Nakasalamuhan natin yung mga tao, inalam natin yung mga kanilang pangangailangan, and eventually, I delivered. So ako nga, sabi ko nga sa'yo, yung mga bad vibes, hindi ko pinapansin yan. I turn it to good energy, kasi ang hashtag ko lagi is good vibes. Life is too short to be filled with other things na hindi mo naman kailangan pansinin. And tandaan mo, Sherwin, yung mga ibang kalaban natin sa politika or even others, talagang gagawin nila yan. Ako naman, my message to them is I will not be affected. In fact, I will turn that energy into positive vibes. Which yan, nakita naman natin. Ginagawa po natin. Sa pamamagitan po ninyo, ang dami pong mga projects, programs na ginawa-gawa po ninyo sa lalawigan ng Aurora at dito rin sa bayan ng Dingalan. Para po sa inyo, paano po ninyo napaprioritize at nabibigyan po ng suporta po ang mga proyekto nito sa bayan ng Dingalan at hindi lang po simpleng proyekto, ano po, at bakit po patuloy po ninyong nagagawa ito para po sa ating lalawigan at sa bayan ng Dingalan? Well, for one, Sherwin, sabi ko nga sa mga speeches ko, record-breaking po itong ating 2019, 2020, and even 2021, and the incoming 2022 budget. For one, Senator Sunny is there.
Medyo maganda po yung mga committees natin sa ating sa Kongreso. And as I've said before, I'm taking this opportunity na yung pangangailangan ng ating mga bawat bayan, not only Dinggalan, but all of the 8 towns in the province. Sa Dinggalan, special po sa akin sapagkat sabi ko nga sa inyo nung ako'y vice governor pa lang, Dinggalan is always separated from the town of Baler, which is really ironic. Pag galing kang Baler, pupunta kang Dinggalan, dadaan ka pang Nueva Ecija. Yung aking pangarap dyan, simple na naman. Kailangan makonekta natin yan. And kawawa naman yung mga taga-coastal barangays natin. So what we did, 2019, day one, yung ating proyekto dyan, na number one, na pinakamalapit sa puso ko, is ginagawa na po natin yung 73 kilometers na Baler-Dinggalan-San Luis Road. Mahalagang mahalaga yan, Mayor, kasi nga, buhay ang nakasalalay dyan. Pangalawa, yung accessibility. Pangatlo, yung mga produkto nila, maidadaan po natin. And marami tayong programs, and yung ating vision, pareho. Yung convention center, good thing, na meron na po tayong pondo dyan, 200 million. Very, very important, aking mga kababayan, sapagkat pag ang turismo ay nandyan na po, it will create jobs o trabaho para sa ating mamamayan. Pag sinabi mong turismo, lahat dyan apektado. Yung ating mangingista, tricycle drivers, magsasaka, lahat ng komunidad. At syempre, pangangalagaan din natin yung ating mga agriculture sector. May mga incubation hub po tayo. Sabi ko nga, in Dinggalan alone, for next year, mga around less 300 million pesos. And still counting, mga kababayan. But, hindi lamang po infrastructure yung ating tinututukan. Mabuti na lang, pareho tayo ng vision. Kasi nga, itong pandemya ito has been a burden to us. So, ibig sabihin ko po, marami tayong soft programs. Livelihood sa DSWD, livelihood sa DTI, patrabaho na tupad sa ating dole na dadagdagan natin for you because nakikita po natin na kailangan-kailangan ng ating mga kababayan. Maganda yung naging impact sa ekonomiya natin at sabi ko nga, parang nararamdaman ng taong bayan yung serbisyo ng ating gobyerno. So that drives me to be able to serve more. And tama ka doon, Mayor. I've never been a political person, meaning hindi po ko na namimili kung sino ang tutulungan natin. Ang aking slogan lagi, basta taga Aurora, tutulungan ko yan. That's my responsibility. Salamat po Kong. Ano po yung mga future plans pa po ninyo sa lalawigan ng Aurora, particular po sa bayan ng Dinggalan? Good question. Alam mo, hindi tayo maubusan ng mga proyekto. One, tatapusin po natin yung Dinggalan-Baler-San Luis Road. Just give me another 3 years. Secondly, yung convention center, matatapos na po natin yan. But hindi po natin pwedeng kalimutan yung ating kaligtasan ng ating taong bayan. Kanina, yung kausap natin yung samahan ng mga ngista, yung nirequest nilang pwedeng pagsilungan o flood controls ng ating sa barangay Paltic, sabi ko nga sa'yo, Mayor, una best, tatrabahuin talaga natin yan. Kasi yung pangkabuhayan ng ating mga mangingisda yung nakasalalay dyan. And ang isang malapit pa sa puso natin, syempre po yung kalusugan. In Baler, we're going to build a health facility wherein yung ating CT scan, may dialysis siya. And ang objective ko doon, kasi pandemya nga eh, medyo mahal yung mga ganong proseso, Mayor. So kami, ang goal namin and, in Baler, but isusunod na natin ang Dinggalan, is may accessibility o pwedeng pumunta yung ating mga may sakit na mga kababayan na libre. Sasagutin na po ng PhilHealth yan at ng local government unit. At bilang congressman, pwede po ako maglagay ng local government support fund para matugunan yung kalusugan ng ating mga kababayan. I'm going to start it in Baler, but eventually, sabi mo nga, may lupa ka, magaling. Then we will build right away doon sa ating health facility. Maraming salamat po, Congressman Romel. At sobra po, mula po sa bayan ng Dinggalan, ang patuloy po ninyong suporta ay talagang hindi po matatawaran. Sabi nga po ng ating mga kababayan, nagtataka sila, lumipat po ako ng partido. Wala po akong nilipatang partido. Una po, hindi natin kapartido si Kong noong una at noong pangalawa. At ganun din po ang ating gobernador. Ako po ay dati ng partido ng Laban ng Demokratikong Pilipino. Mm-hmm. Pagkatapos ko pong manalo bilang board member, nang ako po ay ayain ng ating dating punong lalawigan na itinuturing ko din pong isa sa pinakamahalagang tao sa akin na naging nanay sa akin, si Mambeli Angara Castillo. At pagkatapos nga po noon, dahil hindi na po nagkaroon ng ugnayan para sa partido political dito sa bayan ng Dinggalan, ay yun po, hindi po tayo magkasama noon sa partido. Pero ngayon, ang pagtitiwala po, nakita ko yung pong bisyon at uri ng liderismo ng ating pong panauhin
ay talagang sabi ko, ito yung tao na nakikita ko na makakatulong ng higit para po sa bayan ng Dingalan. At dyan, dahil po dyan, Kong, maraming salamat. You're welcome, Mayor. You're welcome. Maraming salamat din po. Yes, Kong. Sa huling tanong po natin, dito sa likod ng mga lingkod, kukumpletuhin nyo lang po yung sentence, Kong. Ano po? Si Romel Rico T. Angara ay isang... simpleng tao lamang na ang gusto na naman ay kaunlaran para sa aking lalawigan. Maraming salamat, Congressman. Thank you very much. At sa ating mga kababayang Dingalenyo, ay ating natunghayan ang isa sa mga haligi ng lalawigan ng Aurora sa usapin ng laderismo at paglilingkod para po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, at tayo po ay magsasama-sama muli sa susunod na edisyon sa Likod ng Mga Lingkod.